Makakausap na natin si Ely Buendia sa kanyang kauna-unahang TV interview. Sa libo-libong tagahanga ng bandang Eraserheads, August 30, 2008 was definitely a night to remember. Dahil ito ang gabi ng pinakaiintay na reunion concert ni na Raymond Marasigan, Buddy Zabala, Marcos Adoro at Ely Buendia sa Fort Bonifacio Open Field. Napinilahan na even as early as the night before the concert itself. Napakarami mang kontrobersyang lumabas at maging ang di inaasahang pagpanaw ng ina ni Ely, everything still fell into place and the concert pushed through. There was an option na to not continue the show, but Ely, being a professional, being the professional that he is, being the strong person that he is, he decided to continue with the show for the sake of his fans. But almost as quickly as it began, nagtapos rin agad ang gabi nang bumalik sina Marcos, Raymond at Buddy on stage mula sa 20-minute intermission with Ely's sister Lally upang ilahad ang balitang ikinagulat ng lahat. We, however, regret to inform you that due to my brother's poor health, because of the emotional and physical stress that he's been experiencing, we apologize for cutting the concert short. My brother had to be rushed to the hospital for medical attention. Eksklusibong ibinalita ng manager ni Ely na si Diane Ventura ang paglabas nito mula sa ospital noong September 5 upang ihatid ang kanyang ina sa huling hantungan at ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Kasabay rin ito ang paglabas ng kanyang bandmate sa isang tell-all interview sa Philippine Daily Inquirer kung saan nakasaad ang naging eksenang nadatna ni Buddy habang isinasakay si Ely sa ambulansya. Ang reaksyon ni Marcos sa intrigang ginagawa nila ito dahil sa pera at ang pagnanais ni Raymond na maulit muli ang concert na ito. Ngunit kahit marami ng balitang lumabas matapos ang gabing yun, fans still eagerly awaited Ely's side of the story. But for the longest time, nanatiling tahimik ang vocalist ng Eraserheads. Until now. Ngayon, sa unang pagkakataon, handa na si Ely nang sagutin ang mga intrigang only he can put to rest. Ano kaya ang reaksyon niya sa mga naging pahayag ng kanyang mga kabanda? Bakit nga ba itinuloy pa niya ang concert kahit nakaramdam na raw siya ng sakit bago pa man ang gabing yun? At magkakaroon pa ba ang kanilang mga fans ng pagkakataon na marinig at mapanood muli ang Eraserheads? Ely Buendia finally breaks his silence. Live and exclusive on Showbiz Central. Kasama na po natin live via phone patch si Ely Buendia. Hi, Ely. Hi, Pia. Magandang gabi. Yes, magandang gabi sa'yo, Ely. First of all, our condolences for your loss, Ely. And so many questions to be answered. First of which, kamusta na ang kalagayan mo ngayon? I'm still resting, but okay na, okay naman. Kailangan lang bantayan yung tulog at yung kain, yung mga ganun. Mm-hmm. Ely, we realize na that night, no, so many people were clamoring for that concert to happen. Yeah. And yet, so many things befell you, no, right before that. First, your mom's passing, mm-hmm. and then health problems. Why did you decide to still push through with the concert despite all that? Well, unang-una yung tungkol sa mom ko. Yeah, of course, we did have the option not to continue. Mm-hmm. Pero, well, that show was for... Actually, it was for my mom dahil she was one of the reasons why I agreed to do it because my mom kumbaga is the number one fan of the Eraserheads and she's been a part of that band ever since from the start to the finish. So, kumbaga parang ayoko nang pahintayin pa yung number one fan na si mama. Baka alam mo yun, magalit pa sa akin yun pag hindi ito nalang yung concert eh. So parang gano'n. That's so sweet of you, Ely, no? That fateful night, what exactly happened? Nung nag-intermission kayo, ano nangyari backstage, Ely? Could you recount to us kung ano yung mga pangyayari? Right after the last song of the first set, naramdaman ko yung parang hindi na ako makahinga. So I
there was an ambulance there and may medical crew. So sila agad din tinawag ko and I asked for oxygen. And then when I got to my dressing room, I felt a sharp pain in my chest. Tapos doon, nag-collapse na ako. At saka, Ellie, alam mo, parang it was a night of opposites, no? At the same time as right before that happened, meron ding parang euphoria of being with the Eraserheads again. Tapos, in front of 20 to 30,000 fans. Mm-hmm. Ano yung feeling exactly when you guys rose up to the stage and saw all these people just wanting to see you guys again? Hirap explain eh. Yung adrenaline rush, sobra. I mean, nakaupo nga lang ako doon, hindi ko na makontain yung excitement. And then, wala, parang nilakasan ko na lang yung loob ko na hindi ako parang magka-nervous breakdown on stage dahil syempre kailangan kong kumanta. Pero it was overwhelming talaga the crowd and yung energy and the love that came from that audience. Of course, ano no, we expect, syempre, maraming tumitingala sa'yo, Ellie. You're one of the Philippine music's major icons. Kinakabahan ka pa rin, ha, despite all your accomplishments in your professional career. Yeah, ako naman. Hindi naman nawawala yun eh. Yung, eto lang, may isang intriga lang ako itatanong sa'yo. Everybody daw was screaming group hug. Mm-hmm. And yet, the band members decided na wag na lang tong pagbigyan. Or did you guys even hear it? Naintindihan nyo ba yung calls nila for a group hug? Or hindi talaga yeah, nas... Naintindihan ko, pero alam ko naman na parang ginugood time lang nila kami. I mean, I don't think na in-expect nila na mag-group hug nga yung grupo kasi hindi naman kami ganun eh. And of course, ito na talaga yung gusto nilang malaman. Gusto malaman ang sambayan ng Pilipino. Magkakaroon ba ng repeat concert? And is your health going to be able to accommodate at a repeat concert, Ellie? Yeah, of course, that's the number one thing on my mind. Siyempre, I'm not going to sign on to anything yet until I'm pretty sure na kaya kong, alam mo yan, kaya ko yung gawin ulit. So, it's a wait and see stage muna at this point. Yun naman yata, we've read the interviews of your bandmates. Sa E-Heads, yun din ang kanilang primary concern. Yeah. Kamusta na ang samahan ninyong apat sa ngayon? We're good. Yung tatlo, binisita ako sa hospital. And we've always been, you know, good friends. And finally, Ellie, once again, we'd like to thank you for your time this afternoon, for accepting our call. Truly, we appreciate it so much. Anytime. Ang isa na lamang mensahe mo sa inyong fans, Ellie. I hope you enjoyed the show as much as we did, and thank you very much to all of you for supporting us until now. And sa mga hindi nakanood at sa mga na late, siguro may next time pa. Who knows, di ba? I'm sure kasing bitin ka rin katulad nila. Oh, definitely. Yeah. Bitin. Okay, maraming salamat. Palakpahan po natin, Mr. Ellie Buendia. We wish you good health, Ellie, at sana patuloy na ang iyong paggaling. Okay, thank you. Magbabalik pa po ang Showbiz Central. Maraming salamat muna kay Michi Kalika of Greenbelt, sa Greenbelt 5 for my outfits, and to Sir George Shalon. Magbabalik pa kami dyan lang kayo.